Good morning! Magandang umaga sa lahat ng ating mga ka-daily devotional. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. It's Wednesday. At ang date ngayon ay September 7. September 7, 2022. It's Wednesday. And 6:30 in the morning dito po sa Quezon City, Philippines. Kumusta po ang bawat isa? Ito po ang inyong kasama, Pastor Rene Alog, sa ating devotional ngayong araw ng Miyerkules. At umaasa tayo na ang pagpapala ng Diyos ay muli nating mararanasan, na Kanyang muling paparanas sa atin. Well, lagi nating nararanasan ang presensya ng Panginoon, ang pangungusap ng Panginoon, pero dalangin pa rin natin, siyempre, na araw-araw ay nakakaniig natin ang dakilang presensya ng Diyos. Kumusta po ang lahat ng ating mga sumusubaybay sa buong mundo, sa lahat ng mga nanonood sa broadcast na ito, sa Canada, sa US, sa London, UK, sa Middle East, mga nanonood po sa Qatar, Saudi Arabia at UAE, at syempre dito po sa buong Asia, ang mga nanonood po sa Hong Kong, dito sa Pilipinas, sa Singapore, sa Macau, at sa iba't ibang dako. Purihin ang Panginoon. At meron tayong programa na nagkikater sa ating spiritual needs. Every day. Amen? Purihin ang Panginoon. Samahan niyo po ang inyong lingkod sa ating panimulang panalangin. Mananalangin po tayo, mga minamahal. Let us pray. O our God in heaven, maraming salamat. Midweek na uli, Wednesday na uli, September 7 na uli. Salamat sa inyo pong katapatan, sa inyong grasya na nagahari sa aming mga buhay. Salamat sa lahat ng provision ng mga pangangailangan namin. Salamat sa kalakasan sa aming mga panghihina. Salamat sa patnubay sa aming pagkalito. Maraming salamat po dahil Ikaw ang lahat sa amin. At hindi kami titigil na sambahin Ka at purihin Ka sapagkat karapat dapat po kayo. Sa umagang ito, humihingi din kami ng kalinisan, ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang labag sa iyong kalooban. At maraming salamat sa inyong pagpapatawad. Ngayon po ay umaasa kami na ang dakilang biyaya ng kalangitan ay sumaamin. Na ito nga po ang aming season of miracles, season of healing, season of breakthrough, season of victory, season of restoration para sa lahat ng aking mga kapatid. Pagpalaan niyo po ang aming topic ngayon at sa iyong kamay, pinagkakatiwala namin ang lahat. Gamitin niyo po ang inyong lingkod sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Praise the Lord! So, we have 172 sa ating real-time viewers, 181 actually. Maraming salamat po. At again, dito lamang po tayo sa Facebook page sapagkat hindi pa tayo nakakapag-live simultaneously sa ating YouTube channel. So, dito po sa ating Facebook page, please continue to follow our Facebook page, JLG
Space TV. Ibahagi nyo rin po itong Facebook page na ito sa inyong mga kaibigan para kahit hindi nyo na sila itag, ay meron silang notification agad. Also, don't forget to press the like and share icons. Pakipindot na rin po natin yan, share and like. Purihin ang Panginoon. At kasi po, pag pinindot natin po yung share, ibig sabihin, ang buo nating Facebook friends ay may potential, may opportunity na matanggap din ang mensaheng pinag-uusapan natin. At kung gusto yung mas maging personal, you can tag them personally. So tag your friends and be a multiplier. Yan lang po naman ang pwedeng maging bahagi po ninyo. Maraming salamat po. At palakasin natin ang online program. Mas mabilis itong evangelism portal para sa hindi pa nakakilala sa Panginoon. At sa lahat ng 197, thank you po for pressing the share button now. Maraming salamat din po. As early as now, ay may nagpapadala na po ng mga stars. Salamat po. Ang ating topic ngayon is still in Psalm chapter 63. Psalm 63. And I will focus in verse 1, particularly verse 1. But let us read the whole chapter anyway. Psalm 63 has 11 verses only. Amen? So para meron tayong reading, 11 verses, then I will focus on this particular verse 1 to relate, to connect, and to support the title of the topic, Our Heart's Desire. Ang nasa ng ating puso, ang inaasam-asam ng ating puso, ang pinapangarap ng ating puso. Ito po ay basahin natin sa verse 1. Ang sabi po, You God are my God. Earnestly I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you. In a dry and parched land where there is no water, I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory. Because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. I will be fully satisfied as with the riches of foods. With singing lips my mouth will praise you. On my bed I remember you. I think of you through the watches of the night. Because you are my help, I sing in the shadow of your wings. I cling to you, your right hand upholds me. Those who want to kill me will be destroyed. They will go down to the depths of the earth. They will be given over to the sword and become food for jackals. But the king will rejoice in God, and who swear by God will glory in him. While the mouths of liars will be silenced. Blessed be the reading of the word. Our topic for this wonderful devotional is our heart's desire. We have read the whole chapter 63 of the book of Psalm, and allow me to focus in this particular verse 1 to connect in this wonderful topic. You God are my God. Earnestly I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you. In a dry and parched land where there is no water. Hallelujah. In prayer, we express our longings. Amen.
we utter our deepest needs in prayer. We ache, we hurt, we cry, and we wait. In a sense, all our longings are the same. Sure, we are different people with unique lives and individual feelings, but our longings, our friends' longings, and even our enemies' longings point in the same direction. Our objective of all our longings is God. Amen. God designed us to long for Him. There is a God-shaped vacuum in every man's heart. God designed us to long for Him. Do you long for God? We all long for God. Every hunger pang, every craving to buy, to belong, or even to right a wrong shows that in our deepest heart, we long for God. We want to know and be known by Him, to love and be loved by Him. I remember a story in John chapter 4 when Jesus conversed with this Samaritan woman. Because in John chapter 4, one day, Jesus met a woman carrying a water jug. She was thirsty for God, but didn't know it. She was divorced 5 times and rejected by her community, ostracized by her community. She avoided people, preferring to draw water alone. She tried dodging Jesus' conversation with religious chit-chat. You can read the whole story in John chapter 4. But the more he talked, the more she craved what he had. The more Jesus talked, the more the Samaritan woman craved what he had. Soon, the woman with the water jar found herself asking the Lord Jesus for a drink. Who could guess that the living water he was talking about was the gift of his own blood by which her life could be redeemed? This woman, this Samaritan woman, didn't know she had been praying. But Jesus was. Going from husband to husband, from fad to fad, she was pleading. She was searching for God. She was searching for God. She desired for God. Amen? Yan nga po ang ating topic ngayon, our heart's desire. Siya lamang ang ninanais, ang ninanasa ng ating puso. Ano man ang ating pinanggalingang relihiyon, ano man ang ating kinalakihang mga ideolohiya, ideologies sa buhay, lahat tayo ay may potential na maglong sa Diyos, maghangad sa Diyos, sapagkat nilikha tayo ng Diyos na mayroong tinatawag na God-shaped vacuum, isang espasyo sa puso natin na ang hugis, na ang forma ay Diyos. Amen.
Dumarating sa buhay natin yan. Na isang araw, isang panahon, ay bigla ka na lang magkaroon ng pananabik sa Diyos. Ganun po tayo create ng Diyos. Nilagyan niya ng espasyo ang puso ng tao. Na Diyos lang ang pwedeng, na siya lang ang pwedeng pumuno. Hindi material na bagay. Marami tayong alam na may mga material na bagay, sandamakmak na mga material na bagay, pero may kulang. Alam nilang may kulang sa buhay nila. Hindi po natin sinasabing masama ang magkaroon ng maraming bagay. Pero hindi po ang pagdami ng bagay, material na bagay sa buhay ng tao ay maging dahilan upang masabi natin siya ay kompleto. Laging meron at merong pangangailangan ang tao sa mga espiritual na pangangailangan. At katulad po ng ating pinag-uusapan sa panalangin, ay ipinapahayag natin ang ating mga pananabik. Diba? Yung awit ko nga na kinauuhawan kita, at sa English naman ay Lord, I thirst for you. Lord, I thirst for you. I long to be in your presence. Nais kong maglagi sa iyong presensya. Sa ating mga panalangin, mga minamahal, ipinapahayag natin ang ating mga pananabik. Binibigkas natin ang ating pinakamalalim na mga pangangailangan. Sa ating panalangin na kasama po ang ating mga panaghoy. Sa ating mga panalangin, binibigkas natin na tayo'y nasasaktan. Nasasaktan tayo. Tayo ay umiiyak. May mga hikbi tayo na at tayo ay naghihintay. Sa isang kahulugan, ang lahat ng ating mga pananabik ay pareho. Wala pong ilang tao lamang ang nilagyan ng Diyos ng isang hulma, isang shape na siya lamang ang pwedeng pumuno. Lahat tayo ay merong God's shape, vacuum sa ating mga puso. Mapa-Pilipino ka man, mapa-Amerikano ka, mapa-Afrikano ka, mapa-Inchik, anumang lahi, anuman ang ating lahing pinanggalingan, isa lang ang lumikha sa atin, ang nag-iisang Diyos. At nung likhain niya tayo, ay naglagay siya ng espasyo sa puso natin. Isang araw ay magkaroon tayo ng spiritual consciousness na maiisip natin na may pananabik sa Diyos. Pare-pareho po tayo. Oo naman. Tayo ay iba't ibang tao na may kakaibang buhay at mga individual na damdamin. Pero pagdating sa Diyos, iisa po lamang ang ating pananabik. Ngunit ang ating pananabik, mga minamahal, pananabik ng ating mga kaibigan, yung ibig sabihin, yung mga friends natin, pananabik ng ating mga kaibigan, at pananabik maging ng ating mga kaaway, ay tumuturo sa parehong direksyon, sa direksyon ng Diyos.
Iba't ibang panahon po ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Hindi po minsanan tayong tawagin. Sino bang mag-aakala? Ako mismo. Na ngayong naya 2022 ay ito ang aking vocation, itong aking ministeryo sa Panginoon. Never in my wildest imagination, sabi nga, na sumagi sa isip ko na isang araw, isang panahon ay si Rene Alog ay maglilingkod sa Diyos. Pero dumating yung panahon noong 1984, and that was 38 years ago, nung antigin ng Diyos ang aking puso at magkaroon ako ng paghahangad sa Diyos. Araw-araw na ginawa niya ay hinahangad siya ng aking puso. Hindi lamang ako yon, kayo din po yan. At yung mga kaibigan ninyo na ipinapanalangin, na hindi pa tumutugon sa panawagan, may araw din po sila na sila'y kumilala sa Diyos. Maging yung inyong mga kaaway o yung mga umaaway sa inyo, kaya sila'y ating kaawaan dahil darating ang panahon. Ngayon po kasi hindi pa nila alam bakit nila nagagawa yung mga bagay na hindi dapat nila ginagawa, sapagkat hindi pa nila alam. Wala pa silang pag-antig na naranasan. Pero darating din po yan. Kahit sino pa po, mga magulang natin, mga kapatid natin. Ang layunin ng lahat ng ating pananabik ay ang Diyos. Wala na pong iba. Siya lamang po ang layunin ng lahat ng desire ng tao. Pananabik ng tao. Dinisenyo tayo ng Diyos na manabik sa Kanya. Bawat matinding gutom, bawat pananabik na bumili, mapabilang o kahit na itama ang mali, ay nagpapakita na sa kaibuturan ng ating mga puso ay nananabik tayo sa Diyos. Amen? Nais nating makilala at makilala Niya. Nais nating makilala ang Diyos at makilala Niya tayo. Nais nating mahalin ang Diyos at mahalin Niya tayo. Yung end po Niya, wala na pong question doon, wala na pong tanong. Tayo na lamang po ang hinihintay ng Diyos. Nakilalanin Siya, na mahalin Siya, at yung Kanyang bahagi ay magiging madali na lamang para sa Kanya. Katulad nga po ng aking halimbawa kanina, kung inyo pong babasahin ang enkwentro, ang encounter ng ating Panginoon sa isang babaeng Samaritana sa Jacob's Well, sa John chapter 4. Di po ba? Naalala niyo po ba yon? Isang araw, nakilala ng Panginoong Jesus ang isang babae na may dalang banga ng tubig. Nauuhaw siya sa Diyos, ngunit hindi niya ito alam. Nauuhaw na pala siya sa Diyos. Sapagkat ang kanyang kalagayan ng buhay ay kalagayan na hindi mo makikita na siya ay may paghahangad sa Diyos. Pero dumating na ang kanyang takdang oras. Sapagkat itong Samaritanang ito, 5 beses na diborsyado at itinaboy ng kanyang komunidad na kinabibilangan, umiiwas siya sa mga tao at mas piniling mag-igib o umigib ng tubig mag-isa.
sinubukan niyang iwasan ang pakikipag-usap ng Panginoong Jesus sa pamagitan ng relihiyosong chit-chat o palitan ng kuro-kuro. Diyan chapter 4 po yan. Ngunit habang nagsasalita siya, ang Panginoong Jesus, itong babaeng Samaritana, lalo siyang nagnanasa kung ano ang mayroon siya. Mayroon ang Panginoong Jesus. Kung anong meron ka, gusto ko yan. Hindi nagtagal, ang babaeng Samaritana may dalang tubig ay nahanap na humihingi sa ating Panginoong Jesus ng inumin. Kasi ang sabi ng Panginoong Jesus, kung iinumin mo ang aking tubig, ay hindi ka na mauuhaw pa. Ang ibig sabihin ng Panginoon, ang tubig na iyong sasalukin, iigibin, ay tubig na pag ininom mo, pansamantala lang, yung pagkakapawi ng iyong uhaw, mamaya-maya lang uhaw ka na naman. Pero meron akong tubig na pag ininom mo ito, hindi ka na mauhaw pa. Eh syempre sa kanya, pakinabang yon. Kung literal man yon, inumin ko yung tubig na yan, din ako pabalik-balik mag-igib. Kaya, kanyang hiningi, kanyang ninasa ang tubig na yon. Sino ang makahuhula ng buhay, ang buhay na tubig na kanyang tinutukoy ay ang kaloob ng kanyang sariling dugo kung saan ang kanyang buhay ay maaring matubos. Hallelujah! Hindi alam ng babaeng Samaritana itong pinag-uusapan, itong sinasabi ng Panginoon, na siya ay nagdarasal, ngunit siya ay nananalangin, pero meron siyang, ika nga, merong nag-hold sa kanya, ang kanyang shame, ang kanyang kahihiyan, ang kanyang nakaraan, ang pagkakilala sa kanya ng maraming tao sa kanilang lugar, even to the point na siya ay i-reject ng buong komunidad. Ngunit, ang lahat ng kanyang longings, ang lahat ng kanyang gustong mabago sa buhay niya, ay nagtapos or magsisimula sa kanyang buhay noong kanyang matagpuan ng Panginoon na nagsabing, kung iinumin mo ang aking tubig, hindi ka na mauuhaw pa. Totoo po yan. Naranasan ko yan, naranasan din ninyo yan. Na nung dumating ang Panginoong Jesus sa ating mga buhay, siya ang kakumpletuhan ng lahat. Hindi ka na maghahangad ng anumang bagay pa. Bagamat mahalaga din na may mga bagay-bagay tayo sa mundong ito, pero ang Panginoong Jesus pa lang, presensya pa lamang niya, ay kahulugan na ng buhay natin. Amen? Pagpunta mula sa asawa, sabi nga ng Panginoon, nakakalima ka na. Mula sa uso hanggang sa susunod na uso. Naging materialistic. Naging kahihiyan ang istorya ng kanyang buhay. Ngunit dumating sa punto ng buhay niya na siya ay nagsumamo sa Diyos. Darating sa buhay natin
na tayo ay magsumamo sa Diyos. Yung makita natin yung pangangailangan natin sa Diyos. Yung makita natin yung kulang kapag wala siya. Yan pong ating panalangin sa mga wala pang relasyon sa Diyos. Yung makita nila na may kulang. Nasa akin na ang lahat, pero parang pakiramdam ko may kulang pa din. Sapagkat ang pwedeng pumuno doon sa kulang na sinasabi mo ay ang Panginoon. Naranasan ko yan, naranasan ng maraming tao yan, na ang pumuno, ang kumumpleto, ang nagbigay ng kahulugan ng buhay ay ang Panginoon. Kaya nga po siya ang kayamanan na nung matagpuan ko ay hindi ko na pinakawalan sapagkat siya ang tunay na kayamanan. Siya ang tunay na kahulugan ng buhay. Mapasayo ng lahat, pero mapahamak naman ang iyong kaluluwa. Wala pong saysay. Ano ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang sanlibutan, ngunit mapahamak ang kanyang kaluluwa. Diba? Talagang ang ninanasa lang dapat ng puso natin ay ang Diyos at wala nang iba. Kung hindi pa dumating yan sa iyong buhay, umasa ka na darating. May mga turning point sa buhay natin. Itong babaeng pinag-uusapan natin, itong Samaritan woman, ang turning point sa buhay niya ay nung mamit niya ang Panginoon sa Jacob's Well. Nung sabihin ng Panginoon sa kanya ang kanyang sitwasyon. Nung sabihin sa kanya ng Panginoon na ang pwede lang pumuno, kaya kapalipat-lipat ng kinakasama. Kaya ka hindi humihintong sumabay sa uso sapagkat wala pa ako sa puso. Pero pag ako ay nasa puso mo na, parang ganun ang ibig sabihin ng Panginoon Jesus, pag ako ay nasa puso mo na, wala ka nang hahangaring iba sapagkat ako ang kahulugan ng lahat. Amen? Sino po ang pwedeng sumisi sa akin at sabihin, sinayang mo buhay mo, Pastor Rene. Bakit pinili mong maglingkod sa Diyos? Sinasabi lang po ng mga tao yan minsan, na akala nila yung ating aking ginagawa ay pagsasayang dahil maganda naman ang aking mga pangarap nung araw, ang aking mga ambisyon nung araw. Pero bakit ko sinantabi lahat ang mga pangarap at mga ambisyon mula nung matagpuan ko ang Panginoon? O mula nung matagpuan ako ng Panginoon. Sapagkat nakita ko ang kahulugan ng buhay. Na nagkaroon lang ng kahulugan ng aking buhay nung makilala ko siya. At hindi ko siya ipagpapalit sa anumang yaman ng mundo. Kung ang kapalit ng Diyos, mawala siya sa buhay ko, o iwanan ko ang paglilingkod ay sa halaga na milyong-milyong mga pera, pipiliin ko pa rin ang Diyos. Sapagkat pwede akong magkaroon ng maraming pera na pwedeng mag-define sa buhay ko. Pero kung wala akong Diyos, may kulang pa din sa buhay ko. Ganun po tayo. Darating at darating ang araw, ang panahon
na aantigin ng Panginoon ang ating mga puso at matutunan nating siya na lamang. Paggising mo sa umaga, ikaw na Diyos ang aking hinahanap. Paghimlay ko sa gabi, ikaw pa rin ang hinahanap ng aking puso. Ganun po tayo sa Panginoon. Dahil, alam niyo ho, walang kasing sarap ang makipagrelasyon sa Diyos. Kaya nga lagi mong sinasabi, nagsisi ako, kaya ako na born again. Pero hindi ko pinagsisisihan na na-born again ako. Amen. Sapagkat, ito na ang buhay. Ito ang tunay na kahulugan ng buhay. Ano't anuman ang mangyari, satisfied na ako sa Panginoon. Kasamang aking pamilya, kasamang aking mga mahal sa buhay. At kasama tayong lahat, mga kapatid. Katulad ng babaeng Samaritana, hinahanap niya ang Diyos. Huwag tayong tumigil na hanapin ang Diyos sa buhay natin. Siya lang ang pwedeng maging kahulugan ng ating mga buhay. Amen. Pakasarap po, ano? Pag pinag-usapan ng Diyos, hindi ako maubusan ng pwedeng sabihin sapagkat ito hindi isang kwento lamang. Ito hindi na pag-uusapan lang. Ito ay totoong experience, totoong karanasan sa Diyos. Amen? At hindi lamang po ako yan, kayo din na mga nanonood. Huwag kayong bibitaw. Gaano man kahirap, gaano man karami ang ating mga pinagdadaanan, gaano mang kanegatibo ang ating mga sitwasyon, kumpleto na tayo, humawak lang po tayo sa Diyos. Amen? Hawakan lang natin ng mahigpit, di tayo pababayaan ng Diyos. Nasain lang lagi natin siya, paggising sa umaga, at sa bawat sandali, bigkasin mo lang, Lord, I love you. Lord, I need you. Wala pang 2 segundo po yan para matapos mo ang isang buntong hininga. Salamat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Kinauuhawan kita, Lord. Ganun lang, lagi niyong sinasambit yan. Dahil siya lamang ang pwedeng pumuno ng lahat ng ninanasa natin. Praise God! Napakaganda po ng ating pinag-usapan at ngayon, meron po tayong prayer declaration. Sama-sama nating sabihin. Father, our hearts are restless until we find our rest in you. Thank you for finding us in our need and for filling us with your love. Your life in Jesus. Amen. One more time say, Father, our hearts are restless until we find our rest in you. Thank you for finding us in our need and for filling us with your love, your life in Jesus. Amen. Let us pray. God in heaven, totoo po yan, wala na pong ibang ninanasa ang aming mga puso, kundi ikaw. Ikaw at ikaw lang, wala nang iba. Sapagkat ikaw ang kahulugan ng buhay, hindi material na bagay, hindi kayamanan ang magbibigay sa amin ng kahulugan. Maaring meron kami lahat niyan, pero kung wala ka sa puso namin, merong kulang, may kulang at kulang sa buhay namin. At kahit wala naman kami ng anumang yaman o material na bagay,
Kung ikaw ay nasa amin na ang lahat. Ikaw ang kakumpletuhan ng buhay namin. Ikaw ang aming hinahangad lagi. Pagpalain mo po kami at nawa itong ganitong uri ng paghahangad sa iyong presensya ay magawa namin sa bawat sandali ng aming mga buhay. Maraming maraming salamat. Pagpalain mong aming inaral ngayon sa pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. Praise God. Wow, ngayong araw na ito ay nag-pick po tayo ng 319 sa ating real-time viewers. Salamat po. At siyempre, after this, libo-libo pa po ang manunood sa programa natin. Yung hindi makasabay sa atin dahil nasa ibang time zone sila. Yung iba naman ay hindi makasabay dahil nasa comfort zone sila. Pero mamaya manunood po sila. Salamat po sa inyong patuloy ng pagtangkilik, ha. Bukas po ng umaga ay magde-devotion po pa rin po ako bago po ako lumakad patungong Northern Luzon at Central Luzon. Dalawa po ang aking area na pupuntahan. At salamat po sa 2,120 na stars na inyo pong ipinadala. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong pagsuporta sa ating JLG Space TV online program. Thank you for, nakita ko po may nagpapadala ng 1,000, 500, 200. Alam ko po na hindi po madali yan, pero nagagawa ko ninyo. Salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Ito po ang inyong kasama. Kita-kita po tayo bukas, ha? 6:30 in the morning. Pastor Rene Alog. God bless us all. And Shalom!